Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong video tungkol naman sa ating pharmacy business. Pero para maiba naman, try nating mag-react sa ibang YouTubers din na nagbibigay ng advice sa kanilang pharmacy. At sa paghahanap, nakita ko ang family vlog ni Team Castle. In case man may gusto kayong makita ang ibang YouTuber na gumagawa din ng pharmacy business or drugstore vlogs or family kineme, at least mapapanood nyo sila. Pero alam ko, I'm sure, mas kilala sila kasi 35,000 na yung subscribers nila. So, siguro makaka-relate tayo sa kanila ng bonggang-bongga. So, kung gusto nyong makita ang mga reaction ko sa kanilang vlog, kung parehas din kami ng pinagdadaanan tungkol sa business, at kung gusto nyong masubaybayan tong episode na to, then please keep on watching. Tayo ay mag-react sa kanyang expenses versus kita. Malaki ba ang kita sa butika? Excited na ako. Hi guys! Welcome back sa channel namin. For today, butika vlog tayo. Kasi nung last time, meron ako napansin na meron siyang kinoment dun sa unang butika vlog namin. Pero parang binura niya yun, nahihiyaata siya. Pero parang ang unang pinaka-nabasa ko, kasi mababasa mo pa yun eh, bago yung nagahay yung asawa ni ma'am. Hinahan, mababasa mo, pero yung buong message niya, dahil na-delete na, hindi mo na mababasa. Parang about yun sa pag magtatanong siya kung paano magkaroon ng butika. Parang ganun yung gusto niya, kung paano mag-start. Ngayon, yun yung pag-uusapan natin, paano kami nagka-butika, paano yung pag-apply namin, ganyan. Nga pala, ano na kami, 2 years mahigit, no daddy? 2 years mahigit na kami. May 2017 kami nag-open. So ngayon, 2019, nag-renew na kami. Kasi kapag first na-apply mo, 2 years yung validity ng LTO mo. 2017, 2 years kami, wait lang, kunin ko yung amin. Ang validity ng license namin ay hanggang 2021, i-renew mo siya 90 days before nung expiration for compliance ng FDA. Yun ang aming license. To Team Castle na tayo. Expired na yung amin, pero nag-renew na kami. Inaantay na lang namin siya. Nag-renew tayo? Oo, nag-renew kami, March. April or tama ba di April? April. Ganun dapat, tumagirin nyo kayo. Dapat nga mas ahead pa eh, kaso medyo busy kami ni Bray, kaya hindi namin siya agad na asikaso. Pero yun, pasok pa rin kami. Siguro mahigit isang buwan pa bago kami ma-expire nung nag-reno kami. Wednesday pa lang ngayon guys. Kapag Wednesday may delivery kami, eto, inaayos lang namin ni Bray. Nasaan pa ba yung iba? Yung iba kasi na-display na namin, pero eto, itong dalawang malaking box na yan, delivered. Naririnig nyo ba yung ingay dun sa background nila? Ganyan kasi talaga yung feeling. Kailangan mo talagang ipwesto yung butika mo. Kung saan yung maingay, kung saan yung laging busy yung kalsada. Para, syempre, kung saan yung maingay, kung saan yung busy, dun yung maraming tao, dun yung maraming customer. Sari din yan, nilagay lang yan dyan para baka kasi biglang may humatak nung namin, nung camera. So yun, kung gusto mo magkaroon ng butika, unang iisipin mo saan mo ba siya ilalagay. Siyempre, dapat matao. Maingay, katulad mo kwesto namin. Ayun yung kakasabi ko. Sa kailangan matao, maingay. Yes, tama po sila. Hindi parang may nagbubutas ng May nagbubutas. Yun. Dapat matao. Tapos, karamihan yan ang hinaharap. Malapit sa school, malapit sa simbahan, malapit sa palengke, gano'n. Yes, tama yun. Dapat kung pipili ka ng pwesto, malapit sa school, malapit sa simbahan, or sa, kung ano man sinabi nila, nakalimutan ko. Amin kasi, yun nga, malapit sa, tapat kami ng gasolinahan, and malapit din sa simbahan. Tapos yung isang branch, malapit din siya sa palengke, tsaka sa mga grocery. Halos yung busy nga yung tao, or laging doon yung bagsakan, or doon yung bumababa yung mga tao, pag mamimili, mamamalengke, yun. Diba mga sa babae ng jeep, diba? Tsaka sabi ko lang. Itong lugar namin, sa tita ko to, siya yung may-ari ng pwesto na to. Pero nag-uupa pa rin kami. Ang upa namin,
mataas po ang kanilang upa. Dun sa unang branch namin, naalala nyo na nasabi ko na nag-close kami nung franchise namin, ang upa namin dun ay 13,000. Tapos, nasa ano kami, highway. Hindi kasi siya kaya sa ganung budget. Sa kita, tapos dun sa upa namin, hindi kaya talaga. Kaya lumipat kami ng pwesto at umalis kami dun sa pinagpa-franchise namin. Ngayon, ang upa namin dun sa Mayapa branch ay 7,000. Dito naman sa Palo Alto branch ay 2,000. And then dito sa Mahada branch ay 3,000. So medyo napababa-baba ang aming expenses. Kaya siguro naging mas okay yung kitaan namin. Siguro yung iba magtataka, kaya ba yun? 12,000 monthly, ganun. Hindi lang po yun ang gastos namin. 12,000 per month, renta pa lang yun. Meron pa... Tama yun. Sa 12,000 per month, malaki ang gastos kasi rent pa lang yun. Isipin nyo, meron pa tayong tubig, meron pa tayong... Kung halimbawa, hindi lang kayo yung tao, meron pa kayong PA. Pharmacy, may wifi pa. Tapos, kuryente, yan, isa din yan. Pero, hindi naman ganun kagastos. Halimbawa, sa kuryente, kung wala naman kayong ref, hindi kayo nag-provide ng para sa suppository ng bata. Pero, laking tulong din kasi yon yung meron kang refrigerator para, nandun, halimbawa, gusto mo din magbenta ng mga cold drinks o tubig, di ba? Yun. Kaming babayaran na Meralco, Maynila, PLDT, ano yun, ma'am? May bumibili sa kanila. Ako din, ganyan. Pag nagbablog ako dito sa butika, napapastop ako kasi may bibili. Sunod, kunwari nakakuha ka na ng pwesto, syempre, sa alang-alang mo, yung mga mabayaran mo, monthly, i-ano mo yan, i... May ads lang po. Pakinggan muna natin yung ads. Tapusin natin yung ads kasi para makatulong sa kanila, no? Yan na ulit. Doon naman sa Meralco bill, tama yun, maglalagay ka ng isang logbook para doon sa iyong mga expenses. Tapos yung renta, ganun din, lahat yon ilalagay mo siya sa isang, yun nga, expenses logbook, doon nakalagay. Tapos yung Meralco nila 5,000, sa amin naman hindi naman umaabot ng ganon. Halimbawa pag may aircon. Halimbawa pag may aircon, ang aming kuryente ay nasa 2,000. Tapos pag walang aircon gaya nung sa Palo Alto, nasa 300 lang, ganun lang. Tapos PLDT 1988. Ganun yun, 'di ba? Dati pag sa amin naman, hindi kasi PLDT yung sa amin. So ang ginagamit namin ay Globe at Home, yung niloloadan lang. Feeling ko kasi mas nakakatipid ako doon kumpara sa wifi na may landline. Kasi meron naman akong only call sa cellphone, naka-plan naman yan. Tapos, isa pa, sa wifi na at home, okay naman yung signal namin. Tsaka, ano pa, hindi siya ganun kagastos kasi 999 lang yung aming niloload monthly. So, isipin nyo 1,000 compared sa 1,899 ba yun sa kanila? 1,199, ewan ko. Pero yun, mas mataas kumpara sa 999. Tapos, isa pa, pwede mo siyang hindi loadan in case man hindi naman kailangan or wala kayong pasok, halimbawa. Yun, diba? May baby na pala sila. Oo nga pala, nandiyan sa kanilang profile. Totoo yun. Totoo talaga. Pag hindi aircon, sobrang maalikabok. Yung mga gamot, talagang papasukan sila, hindi yung pinakaloob ba, pero yung
lagayan, maaalikabukan, kailangan din, pati yung mga syrup, yung nasa paligid niya, isipin nyo. Halimbawa ito, tapos nakapatong siya dyan, yung paligid niya, yun yung maaalikabok, tapos pag tinaas mo ang puti nung nasa baba. Ganon, ganun yung style. Maingay, oo, maingay, kasi open yung space, so lahat talagang welcome. Welcome to the pharmacy talaga ang labanan. Kitang-kita ka ng mga tao. Tapos, sinilig na rinig mo din yung nasa labas. Isa pa, mainit. Oo, mainit pag mainit ang panahon. Pero sa amin kasi, yung Palo Alto branch namin ay nasa bundok na side. So, pataas naman. Barangay-barangay naman siya. So, mapuno, malilim naman. Yun nga lang, pag sobrang init, mainit talaga. Oo, maglilinis ka talaga lagi. Malaki yung bill ng kuryente. Pero bukod doon, Oo, kasi hindi ka pasokin ng alikabok. Oo, yun din ang pros naman pag di aircon ka. Hindi ka pasokin ng alikabok at saka hindi ka ganun maglilinis ng sobrang-sobra. Yung kalat mo lang nung naiwan mo, yung syempre yung lapag, tapos punas-punas na lang. Tama. Iba kasi nahihiya sila kapag kailangan pang yung parang may pintuan pa, kaya nahihiya sila. Pero isipin nyo rin, dapat. Tama yun. Napapansin ko lang na pag yung mga tao ay yung open yung space, kaya nung sa Palo Alto branch namin, nakakalapit sila agad, hindi sila nahihiyang magtanong. Kaya ako naisip na ganito yung sa third branch na di close, kasi dito din ako mag-stay. Tapos, isa pa, pandemic ngayon, mas safe siguro na close yung paligid. Or mas safe yung close yung bintana sa mga tao para hindi rin magkakaroon or magkakapasahan ng virus, di ba? Tapos, pare, okay na. Nakapag-decision ka na, nakaya naman. Lahat yan ang pambayad sa mga bills, sa renta, ganyan. Kailangan mo na ngayon maghanap ng pharmacist. Yun yung pinakauna. Kung hindi ka pharmacist, pwedeng-pwede pa rin maghahanap ka ng pharmacist na merong valid PRC siya. Yes, isa din yun sa pangalawa. Kailangan mo maghanap ng iyong pharmacist. Kung hindi ka pharmacist ha, halimbawa pharmacist ka man, mas laking tipid sa'yo kasi ikaw na yung naka-register dun sa iyong FDA, license to operate. And pwede ka din, hindi ka kumuha na ng tao mo. Pwedeng ikaw na mismo yung tatao dun and mas laking bawas sa expenses yun. Tapos saka ka na lang kumuha kapag nakakabuelo-belo na yung iyong butika. Ganyan. Meron ka na nun, sunod na aasikasuhin mo na yung... Kung sila maghanap ng mga pharmacist, sa mga job street, mga ganyan. Ano, kung gusto nyo lang pala, wala kayong mga kakilala, meron sa Facebook yung mga group na tulad ng pharmacist ako. Marami nagtatanong sa akin sa vlogs ko kung paano daw sila makakahanap ng pharmacist. Tinanong din ni sir, bali, saan ba nakakahanap? Commonly, makikita nyo lang sa Facebook, mag-post lang kayo ng job, mga job opportunities or sa job groups na meron sa Facebook. Yun, lagay lang kayo na nangangailangan kayo ng pharmacist, tapos pwede nyo ilagay yung range ng salary nila na kaya nyo. Then, yun, may mga mag-i-inquire na dun sa inyo na pwedeng malapit sa lugar nyo and then pwede nyo silang i-interview. Or pwede din kayong mag-post sa Job Street kung gusto nyo. Yun. Tapos pharmacist jobs Philippines. Ay, grabe yung... Grabe din yung tricycle sa kanila. Yun, pwede kayong maghanap doon. Guys, magpasensyahan nyo na yung ikay, ha? Kasi... Ayan na agad siya daan. Ganda nung kanilang butika, no? Yung kanilang labas ay daan na talaga, tas may mga pedicab, may tricycle. Okay na okay po yung pwestong napili nyo, ma'am. Sa pwesto, magandang pwesto yung sa tabi ng lugar. Kung meron na kayong tama po. Tapos may pharmacist na kayo, mag-a-apply na kayo ngayon ng BPI. Yung BPI, yun yung business name. Kung mag-isa lang kayo sa BPI, kung grupo naman, sa SEC yun eh, SEC
Parang sa amin kasi, ang inuna namin talaga ay yung barangay permit. Tapos, pag nakakuha ka na ng barangay permit, kasabay na dyan yung meron kang contract of lease sa inyo at saka sa iyong may-ari. Yung may-ari nung pinuupahan mo. Or kung sa iyo naman yun, wala ka ng contract of lease. Yun. Tapos, pupunta ka na ngayon sa DTI, kukuha ka ng permit mo o yung pangalan mo, registered name. Kasi hindi ka makakapunta sa business permit nang wala yung DTI yung name mo. Kasi yun yung parang wala kang magiging katulad na pangalan. Diba? Tapos, pupunta ka sa City Hall. Tapos, sa City Hall, doon ipapasa mo lahat nung mga checklist nila, yung requirements doon. Then, pag nakumpleto mo yun, ipapasa mo lang sa kanila, dire-diretso na yun. Nandun na kasi lahat. Nandoon na yung sa fire, yung sa health, ano pa, andun na yung business permit, yung plate, andun na lahat. Tapos, pag nakuha mo na yun, pwede ka nang mag-process sa PIR. And yun, ipapasa mo lang yung mga requirements mo, yung mga ID, alam nyo naman yung mga kailangan. Yung mga, tapos, yun, pagkapasa mo sa PIR, babayad ka sa bangko, syempre. Tapos, balik sa PIR. Then, after nun, ang ginawa namin, pag kumpleto na yung lahat ng requirements sa City Hall, sa PIR, sa barangay, pumunta na kami, or lumapit na ako sa kaklase ko na si RV Averion. Yun, siya yung naglakad naman ng aming FDA license to operate. So, kung mag-business permit kayo, i-guide naman nila kayo doon sa case namin. Yes, i-guide nila kayo. Yung sa bookkeeper naman, kami naman, wala kaming bookkeeper. So, ang nag-a-arrange or nag-aayos ng aming mga bayarin ay si Benji. So, sa amin, ang pinili namin ay annually na pag-register or pagbabayad sa City Hall. And then sa BIR, yun yung merong quarterly, merong monthly, merong annually, yung yearly. Nababayaran mo yun lagi. Kailangan, hindi ka pwedeng ma-penalty kasi mahal po ma-penalty sa BIR. Tandaan nyo yan. Kumuha na lang kami ng paper. Katulad ng iba kong friend na meron din sila mga butika. Yun. Kaya yun, mas napadali yung buhay namin. Dahil sa mga bookkeeper na. So, kung hindi naman kayo, kung ayaw nyo naman kumuha ng bookkeeper, ganun kung gusto nyo na kayo, pwedeng-pwede rin. Yes! Oh, ang cute ng baby nila. Parang may lumapit sa kanilang supplier. Parang may lumapit sa kanilang ahente at nagbibigay na kanilang product. Yun. Isa pa pala, pag open na kayo, huwag kayong mag-alala kung nahihirapan kayong maghanap ng inyong mga suppliers kasi kusa silang lalapit sa inyo pag nakikita nila or nadadaanan nila ang inyong butika. Kaya huwag kayong mag-ilala. Lalapit at lalapit sila. Trust me. Galit na galit daw yung motor. Sa TJP, yung mga gamot nila, meron silang talagang pinagkukuhaan. Tapos yung iba doon, yung mga tatak TJP, ganyan. Ang guys, sa mga generic and branded, meron doon sa Bangkok. Yes, tama kayo. Pag halimbawa mag-o-open kayo ng drugstore, pwede kayong pumunta sa Bangbang or yun nga, marami dong generic or branded medicine and hanap lang kayo doon na magiging supplier nyo at tabi-tabi yun actually, so makikita nyo kung ano talaga. Pero in case man wala kayong sasakyan, pwede kayong maghanap sa, naghahanap kami minsan sa Yellow Pages, check nyo yung ano na yun, website na yun. Tapos nandun lahat ng kanilang mga landline or cellphone number. And then, pwede kayong kumontakt dun ng mga generic products or branded na nag-o-offer nga ng retail prices. Ganun. Pas na kayo, nag-ooperate na kayo, maraming lalapit sa inyo guys na mga supplier. Di ba sabi ko sa inyo? Doon na tayo sa kita, tsaka yung mga expenses namin.
Nagko-compute pa si ma'am. Tapos, patapusin muna natin yung pagko-compute niya. Ang expense namin sa isang buwan, 19,900. Sa mga ano pa lang to, kapag payable, sa mga bills, gano'n. Yung expense namin, 19,900, doon pa lang yun sa mga bayarin. Kumbaga, lahat yun, kinukuha namin doon sa kinikita ng botika, syempre. Sabi nung iba, malaki yung kita sa botika, hindi ganun kalaki, guys. Hindi masyado. I feel you, ma'am! I feel you! Lalo na sa branded. Sa generic, oo, malaki talaga. Pero sa branded, hindi. Pero kahit ganun, naka-house kami. Pero yun yung ilang buwan na kami. May ilang buwan, ilang taon na kami. 2 years mahigit na kami. Pero yung butika namin, okay pa rin naman siya. Hindi siya katulad ng ibang butika na sobrang punong-puno. So, pag nagsisimula ka ng drugstore mo, hindi mo naman kailangan punong-puno. Isipin mo na lang na talagang marami pang kulang dyan. Pag hinahanap na ng mga tao yung mga kailangan nila, dun, maglista ka ng maglista hanggang sa yun yung bilhin mo lang. Kasi iniiwasan natin dito yung magkaroon ka ng mga expiry or expired products. Kasi mahirap ibenta. Hindi mo na yun maibabalik sa iyong suppliers in case man bawa, bumili ka sa bangbang, hindi mo siya basta-basta mababalik na kasi alam ko hindi na siya nagbabalik or hindi na sila nagpapabalik. Pero may mga suppliers na halimbawa, matagal ka na or meron talaga silang policy na 3 months before, pwede ka magbalik. Ganun. Tama po. That's all for today, guys. Thank you for watching. Bye na! Sorry na! Yun, guys. Tapos na yung vlog nila at napanood na natin kung ano yung mga nangyayari din sa kanilang butika. At masasabi kong halos parehas lang po kami ni ma'am. Siguro, sa mga nagbubutika dyan, siguro naiintindihan nyo din. Ganun talaga. Maliit ang kita. Hindi naman ganun kalaki, pero magsusurvive ka naman, makakaya naman yan. Nasa pagpapaikot lang yan ng pera at saka pag-order or pag-supply ng tama ng mga gamot or mga products na kailangan para sa butika mo na hinahanap ng mga tao. Yun, siguro along the process, matututunan mo na din kasi kung paano mag-handle ng maayos sa butika mo. Inaamin namin kami, hindi ganun naging maayos nung una at saka nangangapa pa rin kami. Doon mo makikita yung progress or yung pag-esensya ng butika mo, matututo ka. Basta kung willing kang mag-take risk at gusto mo yung mga challenging at masubukan magtayo or magpalago ng sarili mong negosyo, itry mo itong pagbubutika. As long as yung puso mo at yung isip mo ay nandito, pwedeng-pwede. Yun lang, guys. Salamat sa panonood and sana may natutunan tayo kay Ma'am or Team Castle sa kanilang pamilya at sana i-support din natin sila. Marami na silang supporters pero sana suportahan pa rin natin sila sa kanilang journey sa pagbubutika at sa pagba-vlog. And yun lang, please like this video if you enjoyed. Please subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe at panoorin niyo ako sa mga susunod ko pang vlogs. Yun lang, salamat. Bye-bye.